Business Road to Recovery. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang aming experience sa pag-aalaga kay Billy. Si Billy ang aming first dog na inalagaan ever since. Ang breed niya ay isang Japanese Spitz. And nakuha namin siya nung 2 months old pa lang siya. Ito si Billy. Ito ang kanyang first photo nung dumating siya dito sa bahay. 2 months old siya. May 15, 2020, itong picture na ito. Sobrang adorable and sobrang cute. And talaga nagpapapicture siya. Actually, ang dami naming picture nito sa kanya. Talagang mag-smile siya and titingin siya sa camera. Ito yung first nap niya dito sa aming bahay. After a few days, ito yung napansin namin sa kanya. Meron siyang rashes sa kanyang right elbow. Yung rashes na yun nag-progress. Kumalat hanggang sa buong right arm. And nag-start na siyang mangate. So we decided to make a DIY cone para ma-prevent yung pangangate. Pero hindi natapos dun yung pangangate dahil yung rashes na nag-umpisa sa kanyang right elbow, dumami. Kumalat na siya hanggang sa buong katawan. Nasa ears, hanggang naubusan na rin ng paunti-unti na naubusan ng fur. So, yung kanyang DIY cone, pinalitan na namin ulit ng mas malaking DIY cone. Wala kaming mabiling cone kasi nga naka-lockdown. So, ang ginagamit naming cone, yung mga cardboard na tinitapan namin para makabuo ng cone. Ito yung pinaliguan namin siya gamit yung boiled kakawate. Kasi sabi sa Google, makakatulong daw to para maibsan yung pangangate niya. Pero natatakot kami every time na papaliguan namin siya kasi lalong dumadami yung rashes at lalong nauubos yung kanyang fur. Dahil first time kami mag-aalaga o nag-alaga ng isang puppy at natapat na naka-lockdown. So nagre-research lang kami ng mga pwede namin gawin. At nag-decide na rin kami after that na dalhin siya sa vet. Ang unang vet na pinagdala namin sa kanya, ang sabi sa kanyang condition ay dermatophytosis. So, hindi siya nagbigay ng mga details kung ano ba yun. Kami na lang ang naghanap o nag-aral tungkol dun sa sakit na yun. So, may mga creams at mga sabon na ibinigay siya. Yun ang ipapapaligo ni Billy and sinusunod naman namin. Pero hindi pa rin naibsan at lalong dumami ang kanyang rashes. Hindi talaga nare-relieve at hindi siya nakakatulog. Nawala na rin siya ng gana kumain, lalo siyang pumapayat at hindi namin siya na-enjoy. Kumbaga hindi namin siya nakakalaro, hindi siya nakakapag-interact sa amin. So, after a few weeks, isasabay namin sa kanyang bakuna or vaccination, naghanap kami ng panibagong vet. Napag-desisyon na namin dalhin sa panibagong vet para kumuha ng second opinion. Ito yung visit namin sa pangalawang vet, ang first visit namin na may kasamang bakuna. So binakunahan siya para sa kanyang mga regular vaccine at pina-check up namin. Nag-decide yung pangalawang vet na injectan siya ng steroid. Ang sabi niya, every month, mag-i-inject na daw ng steroid para ma-prevent yung pangangate. Sa pangalawang visit namin sa kanya, para sa pangalawang injection ng steroid, nag-conclude na siya at sinabi na sa amin na ang condition ni Billy ay lifetime. Kumbaga, hindi na daw ito gagaling. Sobra akong nalungkot, sobra akong na-depressed. Sobra ako naawa sa aming Billy. Dahil ganito na daw ang magiging condition niya habang buhay. Dahil naman na daw niya ito sa kanyang parents
It's either sa kanyang nanay or sa kanyang tatay. So, lalo kaming nalungkot sa binalita ng pangalawang vet sa amin para sa kondisyon ni Billy. Inuwi namin si Billy at patuloy namin sinunod lahat ang mga suggestions, lahat ang mga sinabi ng vet sa amin. Habang pinapanood namin ang kondisyon ni Billy na nag-worsen. Patuloy na dumadami yung sugat niya, wala siyang appetite, very limited yung kinakain niya, ayaw niya ng dog food, nag-iimbento or nag-iisip ako ng mga ways para magkaroon siya ng nutrients or pagkain. Nagbo-boil ako ng beef at minsan yun ang kinakain niya or minsan gusto rin niya ng rice. Ito na yung pinaka-worst condition ni Billy habang may sakit siya. Totally, manipis na yung kanyang fur. Inumpisa na namin siyang suotan ng mga old socks na mga kasya sa kanya. Buti meron ako natabi. Lalo namin nilakihan yung kanyang cone, in-extend na namin. Hindi po pwedeng alisin yung cone kay Billy kapag naka-rest siya kasi talagang kakagatin niya yung katawan niya. So instead, ibabalot na lang namin yung katawan niya sa towel or sa kanyang blanket para lang mapahinga yung kanyang neck sa pagsusuot ng cone. Kasi medyo mabigat na rin yung cone dahil sa mga extension ng hard plastic. Eto na si Billy nung dumating si Jack. Eto na rin yung time na nag-consult kami sa pangatlong vet na nag-home visit sa amin. Binigyan si Billy ng Bravecto tablet. Chewable tablet yun eh. 1,300 pesos ang kanyang price ng isang tablet. Nakakita na kami ng konting improvement sa kanya. Naging masayahin na siya at naging active lalo na nga nung dumating si Billy. Inalis na rin namin ang kanyang medyas pero naka-cone pa rin siya. Talagang pumayat si Billy sa mga pictures, sa mga photos na tinake namin sa kanya. So habang nakabravecto siya, ang pinapaligo rin namin sa kanya yung Amit Resolution. So ito na si Billy. Wala na siyang medyas. Gumingiti na siya at nagkakaroon na ng laman ng kanyang katawan, ng kanyang pag-smile. Ito ang selfie photo niya nung 5 months old siya. So patuloy namin siyang pinapaliguan using yung Amit Resolution and kanyang kakawati soap. And patuloy pa rin umi-effect yung Bravecto Chewable Tablet. So ito na si Billy today. So today is 7 months old na ang aming Billy. Mataba na siya. And mahaba na yung mga fur niya. Wala na siyang bald spots. Hindi na siya nagsusuot ng medyas. Napaka-playful na niya. Ayan na si Billy this morning. Pagkagising niya yan. Every time nagigising siya sa umaga, gustong-gusto niya ng belly rub. Ayan, ang kapal-kapal na ng fur niya at patuloy pa rin kumakapal. Mataba na siya talaga. Sobrang hyperactive. Sobrang masayahin na siya. Sobrang alerto siya sa mga food, sa kitchen. Gustong-gusto niya kumakain. Ang favorite niya talaga, chicken, beef, cheese. Last night, gusto niyang kainin yung ano, natikman niya yung papaya, yung ripe papaya, and sobrang nag-enjoy siya doon. First time niya kumain ng papaya kagabi.
Ito ang journey ni Billy to his road to recovery. And ang susunod naming brevecto and ang kanyang check-up sa doctor, sa kanyang vet, will be next month, November. So, ang diagnosis ng pangatlong vet na nag-check kay Billy ay mange. Mange ang condition ni Billy. And nagpapasalamat kami dahil natagpuan namin yung vet na totally nakapag-diagnose ng kanyang condition at patuloy na ginagamot si Billy. Ito yung aming birthday boy for today. Si Billy. Billy at 7 months old. Salamat po sa panonood at pakikinig and continue watching our videos para sa update. Thank you all and stay safe!